Yo, what's up mga boss? Nandito na naman po ang inyong boss Nolly Vlog, nagbabalik. Doon po sa mga bago at sa mga dati na, welcome back po tayo lahat dito sa ating YouTube channel. Sa ating munting backyard. So tara mga boss, silipin natin kung ano yung mga nilalaman ng ating munting backyard. So pag sinabi kasing backyard, alam nyo na mga boss, yan yung manukan ng mahirap. So backyard lang tayo, kaya ito lang ang nakayanan natin. Wala tayong kakayahan sa buhay na bumili ng farm. Kaya dun sa mga nakakakita ng ating manukan, minsan bakit nagtataka sila, minsan nababas tayo na sinasabi na ba't ang liit ng manukan mo, magaganda yung laman ng manukan mo. So wala tayong magagawa mga boss, ito lang po ang pinagkaloob ng Panginoon sa atin at ito lang po yung nakayanan natin. So tara mga boss, silipin natin yung mga nilalaman at yung mga ginagamit natin na breeding na nakasalang po ngayon dahil marami pong nag-aabang dito. So bago po yan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na, i-like mo at i-share, and then hit mo yung ating notification bell. So tara mga boss, silipin po natin. A few moments later. Dito mga boss, umpisa muna tayo sa ating broodstock na number 1. So ito yung broodstock na ginagamit natin dito. Ito ay na-acquire natin sa Red Gilton. So yan ay nabili natin sa expo. Hindi nga lang tayo through direct sa farm kasi nga yung mga time na yon wala pa tayong access sa Red Gil farm. So binili natin siya sa expo the last World Gentle Expo in 2019 bago nagkaroon ng pandemic. So yan yung nabili natin broodcock sa Red Game Farm. So yan yung dream come true na makabili ako ng manok sa Red Game Farm dahil nga mahirap pumili sa Red Game Farm dahil alam naman natin ang presyo doon ay nakaka-stress. So mapapawawa ka na lang talaga. So, marami na itong naiyanak. So ito ngayon ay binili natin ng kaparis para na sa ganun mas lalong ma-refresh yung ating sweater raptor na galing sa Red Game Farm. Ito naman yung ating pangalawang broodcock na 5K sweater. So ito na-acquire na natin to through direct sa farm. So nag-farm visit na tayo. Yun yung time na makabisit ako dun sa Red Game Farm. So nabili natin siya siguro mga 3 months ago ang nabili natin siya. So direct natin siyang nabili sa Red Game Farm. Kaya mga boss, marami na rin pong naianak at marami nang bumili nung anak niya. So hindi pa natin siya tested kasi bago pa lang siya. And then nag-resolve out agad yung anak niya. So hindi tayo makapagpalaki ng anak niya. So yan yung pure 5K sweater. So ito yung baseline ng Red Game Farm.
Hampang-hampang. Ito mga boss, medyo pinahinga na natin siya. Kasi nga, nag-start na siya mag-molt. Naglalagas na yung kanyang mga bako. Pinahinga na natin siya. So, ito naman yung ating pure white Kelso na binili ng Enriquez last year. So, ito ay mga 1 year old na. So magtataka kayo ba't ganito na itsura niya. So dati sinasama natin siya sa vlog, siya ay may palok pa. So nung awatin natin siya sa bridge, so ginawa natin, tinanggalan natin siya ng palong kasi nga nahihirapan siyang kumain dun sa pot. Kapag ka kumakain siya, nangyayari, sumasabit yung palong niya dun sa kainan. And then, inisip natin minsan, masyado nang laylay yung palong niya. So advisable talaga na puhusin na. So kaya nanghihinayang naman ako natanggalin. Pero napakaganda ng fertility nito mga boss. Ewan ko lang ngayong napungusan kasi hindi ko siya napupungusan. Sa lahat ng binibreed ko sa kanya kahit anong inahin. Almost 99.9% ang fertile. Napakaganda ng kanyang fertility. Hindi na magaganda yung mga anak niya. So, hindi na muna natin siya sinalang sa breeding kasi nga masyado na siyang matagal na nakasalang sa breeding. Since nung mag-start ang breeding season, sinalang na natin siya. So ngayon, nagmo-molt na siya. So kailangan na natin siyang ipahinga. So yun yung ating B-boy, Firebird, pure white Kelso. So ito naman yung ating pure na machine Kelso. So ito ay matagal na sa atin. Nabili natin ito istag. So siguro mga 2 years ago. So magti 3 years na siya sa atin. So marami na rin itong naianak at marami ng naishare na anak dun sa mga ating mga buyer. Ito yung manok ko. Broodcock ko na paboritong paborito ako. Imbis na ako maging paborito, ako maging may paborito sa kanya, ako ang paborito niya. Sana all. Ako ang paborito niyang paluin. Ayan. Kita niyo naman, napakaganda. Nakakainayang lang i-out. Dahil ayaw ko sana na mag-alaga ng man-fighter na manok. So ayan, ang ating machine Kelso. So nakasalang pa siya sa breeding until now. So yung anak niya na pure machine Kelso, so pinahinga ko lang siya and then isasalang natin ulit sa kanya. So ito naman yung ating pure Jogood Gray. So kung mapapansin nyo yung sa mga latest vlog natin, so siya ay may palong pa. So kagaya nga nung white Kelso, may hirapan din siyang kumain. So matintin si ba kasi maduling siya. So, hindi ko lang alam kung totoo nga na may manok na naduduling. Pero pinungusan natin siya kasi masyadong hassle yung palong niya sa kanyang pagkain, pag kumakain siya. So ito ay inayat na natin sa ating breeding dahil lang siya ay nagmamolt na. So, medyo matatagalan na naman natin siyang gamitin after na nagmolt. So ito ay na-acquire natin sa Blue Blade direct. Siguro mga I think 3 months ago nung ma-acquire natin siya. So magaganda yung mga inaanak nito mga boss. Marami na rin na-share na anak ito. Meron tong mga anak dito sa akin na two-way cross, na i-cross ko sa sweater.
So magaganda yung lumabas, kaya lang mga bata pa. So hindi pa natin sila matesting. So totoo pala yung sinabi ni Sir B-Boy na ang gray, magandang i-cross sa sweater. Abangan nyo mga boss, yung anak nito. Para dun sa naghahanap ng laban natin. Okay, ito naman yung ating Pure Gilmore Hatch. So, in-acquire din natin to through direct sa Red Game Farm. Siguro mga 1 month ago or magto 2 months. So, wala pa siyang naipoproduce na anak. Hindi, yung itlog niya nasa incubator pa lang. So may kaparis to na pure. So binili natin to dahil na rin sa request nung mga buyer na mag-acquire tayo ng hatch. Alam niyo naman tayo mapagbigay, kaya sinunod lang natin yung request kahit na mahal lang manok. So ito, ongoing pa siya sa breeding. Nakakatuwa lang kasi marami nag-aabang sa kanya. Napakaganda naman kasi niyang manok mga boss. So ito siguro after siya na magamit sa breeding, so tatanggalan natin siya ng palong, kasi kung mapapansin nyo nahihirapan din siyang kumain. Masyado nang nakatakip yung palong sa kanyang mukha. Ito po mga boss ay nakasalang na sa breeding. So kapag medyo marami na tayo na-collect doon sa kanyang kaparis na pure na Gilmore, so gagawin natin, maggagawa tayo ng battle cross na sweater Gilmore. At ito mga boss, yung pinakahuli natin sa ating listahan ng nakasala sa breeding. So ito yung lazy roundhead na direct na acquire natin sa Red Game Farm. So nabili natin to mga 2 weeks ago. So bago lang siya mga boss. So ito ay nakasalang na, I think 3 weeks ago. So ito po ay nakasalang na sa pure lazy roundhead. So kaya tayo bumili ng ganito kasi nga lazy roundhead na lang ang wala sa atin. Meron tayong lazy roundhead na inahin, wala tayong brood cock, kaya bumili tayo. So ito yung sa latest na nabili natin through direct sa Red Gate Farm. Binili natin ng 45,000. Ayan mga boss, yung sa mga nag-aabang ng lahi nito at doon sa mga nagpa-follow up, nagtatanong, medyo pasensya lang muna mga boss, antay-antayin nyo lang. Dahil hindi po kasi ganun kadali ang mag-breed. Siyempre, magdidepende po yan dun sa inahin. Hindi naman po pwede na kapag gusto natin, gusto makapag-breed agad. Hindi po yan instant, kagaya ng instant pancit canton na pag gusto mo magagawa mo agad. So ang breeding mga boss, maraming sinasakripisyo yan, maraming sinasanghalang-halang yan. Ayan ang ating pure lazy roundhead. Alam niyo naman lahat ng mga bloodline na nanggagaling sa red ay siguro pagkakaalam ko mga important yan ay mga F1. So ayan yung mga Red Game Farm line natin, solid. So ayan mga boss, na naipakita ko na yung mga ginagamit nating breeding material na nakasalang doon sa mga nag-aabang ng mga lalabas dito mga boss. Huwag po sana kayong mainip kasi alam ko yung iba, yung iba kasi gusto nila bagong
inquire lang, maka-acquire agad. So hindi po ganun kadali mga boss. Siyempre, hintayin muna natin na makapag-produce tayo. At saka unang-una, marami pong nag-i-inquire, marami pong nag-aabang nito. So siyempre, first come first serve po tayo. Huwag po kayo mag-alala, lahat naman po makakashare nito as long as na sila ay nakakapag-produce. So ito po, kaya po natin ginawa ang pag-breed para ma-share, maibahagi dun sa mga gustong makabili ng magandang bloodline. So ayun lang mga boss, at dito na po natin tatapusin ang ating munting vlog. So hoping na nagustuhan nyo yung ating munting video. So ayun lang mga boss, yung sa mga boss natin na mapapadaan dito sa ating YouTube channel, lalo na doon sa mga baguhan, mag-subscribe na po kayo, i-click nyo yung share, i-like nyo, and then hit nyo yung notification bell nang sa ganon maging updated kayo sa mga video na i-upload natin. So yun lang mga boss, maraming salamat po, good luck.